Ah, kung nandiyan pa po kayo, magtanong po kayo ulit, mga kapatid. May napindog kayo na wala. Palagi may nawawala kung minsan. Pero kung wala na po, hintay lang po ko na isang sandali kung mayroon pa kayong tanong. At kung nandiyan pa po kayo, mga kapatid, hindi mo wala tayo magtanong. Siya, nawawala po ang ating i-off ko muna po itong actual po. Opo, tuloy po niya kung mayroon kayong tanong. Bisa nito pong sinasabi ni brother ko, parang kanya pag palagi nawawala sa bandang huli. So, maghihintay lang po sandali kung wala lang po tayong tanong, papatayin ko na po ang ating paltuntunan. Pero kung may tanong pa rin kayo, ay pwede pa po kayo magtanong. I said, brother, don't discuss. Napinto ko, Brad. Eh, naghihintay lang po kung may nagtatanong pa. Just patience. Baka meron pa magtanong. Sagutin natin. Five minutes siguro. Wala na. Pinto na po natin. Napinto po. May lumabas eh. Hindi ko maintindihan kung ano yung lumabas niya. Ba't biglang nawala? Wala po siguro, pero bukas, Martes po, alas 4 po ng hapon, ang proposed topic po ay meron pang question. Pwede pong iwanan ang preacher ng local church ginampanan na hindi ginagampanan ang gawain ng pangalan ng Ibanghelyo? Pwede pong bang iwanan ng preacher ng local na hindi ginagampanan ng Opo, ano po yan? Prerogative po ng mga aral niya. Kung nakikita niya itong mga miyembro sa kung saan siya nangangaral, eh, wala po silang interest sa Ibanghelyo. Sabi niya, waste of time kung minsan niyo. Magalang pwede lang ibang pupuntahan at aralan na o magsimula ka ng isang bagong gawain. Kaysa sa manatili ka doon na hindi nagbabago kanilang antas ng kanilang level ng kailang pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Kasi po, baka yun po sinasabi ni Pablo na kumisa ng ating produkto ay kahoy o dayami. Sabi, ito yung mga mahinang klaseng mga kapatid. Pero kung ginawa naman natin ang ating gawain ng pangangaral, ligtas pa rin tayo kahit yung may naralan po natin na hindi sila maliligtas sa kawala lang pala ng palataya. So, nasa sa pangangaral po yan, issue of wisdom. Kung hanggang kailan ka man natin sa isang kongregasyon na walang interes, sa Ebanghelyo, sa ating Panginoon, sa kailang paglilingkod, o magtsaga ka pa magstay, baka sakali ay magkaroon ng changes dahil sa iyong pagtsatsaga. Eh, nasa atin po yun, kung anong ating gustong wisdom, use your wisdom, kasi makikita na tayo nakakaalam ng sitwasyon sa isang local church. Pwede po bang iwanan ng preacher yung local na hindi ginawa po? Pwede niyang iwanan. Pwede siya magpaalam ng maayos at sabihin niya ang dahilan bakit siya alis. Kasi malawak ang ating pwedeng pagtaniman ng Ebanghelyo. Sabi niya, the harvest indeed is plentiful, but the laborers are few, sabi ng Panginoon. Kasi malawak ang ating ani, pero akunti nag-aani. So kung sa isang kongregasyon na hindi interesado sa Ebanghelyo, para basketball yan na talo na, tambak na. Tapos ano lang, motion na lang ng basketball. Wala lang interest na lang rin. Gusto na lang tapusin yung basketball. Wala lang interest sa kanila. Useless. Hindi mananalo yun. So dapat kung wala lang zeal, wala lang interest, gamitin natin ang wisdom na binigay sa atin ng Diyos. Kung iiwanan natin o pagtsaga pa rin natin gumawa sa kongregasyon ngayon. Kailangan ko bang tanong, mga pati? 4 minutes and 44 seconds. So, bakit lumilitaw yun pag tapos biglang nawawala?
Dalawang beses na po nangyari yan. Ito po, amateur pa si tayo sa ganitong paggawain. Nagagaling din po tayo pagdating ng mga araw. Low tech tayo po kasi hindi tayo magaling sa ganitong paraan. Wala na po, si Brother Rupert po itong unang nagtanong. May 5 minutes na po. O marami siya lahat mga kapatid. Bukas po, alas 4 ulit, tayo magsama-sama sa ganitong gawain. Meron din pong ibang mga kapatid na ng Facebook Live. Meron pa. Ubulit lang po yan. Kung wala lang local na pagtuturuan, pwede po bang maging member na lang isang preacher? Oo, pero sayang naman. Pwede kang maging member lang, pero sayang naman. Kung ikaw ay merong kakayahan ng isang makakalal, kaya sayang naman na ikaw ay maging kaanib lang. Kasi hindi natin gamitin lang ating ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi pagpatuloy natin sa pangangaral. Although mayroong mga ganong pangyayari na disappoint, tapos hindi na nangaral, may trabaho na lang. Nasa kanila po yun. Sabi ni Keith talaga, no? Maayong gabi po. Sabi ng iba, maayong gabi usap, ganyan lang. Hanap siya ng lokal doon, naanib bilang membro. Pwede naman maging membro ka na lang. Pero I doubt na wala kang makikita ng ibang kapulungan na pwede kang mangaral. Meron nga mga congregation na walang preacher. Kaya nasasayangan ako sa isang congregation na may 4 o 5 congregation sa isang congregation. Tingnan natin ang paligid natin. Ang daming walang preacher. O kaya may mga lugar na walang congregation. Kawawa yung mga kaluluwa doon. Samantalang nagsisiksikan tayo sa isang congregation. Kumbaga, ang ating pagiging effectivity natin na babawasan. Yan po tinatawag sa economics, law of diminishing returns. Pag dinagdagan mo ang inputs mo sa isang pagawaan, hindi naman lumalaki yung pakpaktorya mo, nagsisiksikan yung mga tao doon, nagtatrabaho, mababawasan na kayo ng productivity. Dahil wala silang space na kung saan sila gagawa. So ganun din ang mga preachers sa, nagsisiksikan sa isang kongregasyon. Nababawasan ang kanilang effectivity bilang mga mangara. Sana wag ganun. You just go out. Marami pong mga lugar na pwede tayong mangara. Tumulong tayo sa ibang mga gawain na nangangailangan ng ating tulong. Diyo ba? So, si Kit. Lalo Kit. Lalo nakita mo yung kanina. Ngayon, part 2 na lang ito kasi umintuhin kanina. Para nabitin yung pagtatapos kanina ng ating programa. Ito ang ilang minuto. Ito ang aking mga aso. Ang ingay nila. Okay po. Lalo po talaw. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana'y pagkita-kita tayo muli. Magsama-sama sa ganitong gawain bukas. Alas 4 ng hapon. Yung ulang part, second part po, ay 8 p.m. Magsisimula po tayo sa serye tungkol sa aklat ng Apokalipsis. Ito po ay request ng mga kapatid sa Angeles City Southside Church of Christ. Maraming salamat. Maayong gabi sa inyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Naibag nga rabi sa inyong lahat. Ay, paano yan? Naibag nga rabi sa iyo amin, sabi niya. Sabi-sabihin sa inyo lahat. Sa kanya, sa kanya lahat. Bernardo Gameda, 666. Opo, nga po, ituturo po lang sa at pagdating natin sa akalat po ng Apokalipsis, yun po ay matatag po sa Revelation 30. Pero ang sagot po dyan, yun ay bilang ng isang tao. 666. Kulang ng isa yan palagi. 7 is the complete number. 666, tatlong beses kulang ng isa. So, ibig sabihin niya, ito'y taong lumalabas sa Diyos, pwede siya magtatagumpay. Ngayon lang po. Trailer lang. Huwag muna natin ipakita yung pelikula. Kasi pag-aaralan po natin ang Apokalipsis sa mga darating na Jerome Porello. Ayan. Ayan po yung ating isang malapit sa atin. So, ito po ang ating pag-aaral. Okay po. Good evening.